Our next speaker is Dr. James Lee Tika, lead pastor of International Bible Church, Mandaluyong. He'll be speaking on church champions, cultivating cyber awareness in church, highlighting the church's role in teaching online safety, and creating programs to help mitigate cybercrime involvement. Please join me in welcoming Dr. James Lee Tika. Sorry, from SM North, mahaba yun eh, di ba? Tapos magiging matindi yung punuan yan pag nasa kubaw ka na. Kasi dun yung ano eh, yung palitan talaga, di ba? So from SM North, okay pa, manood pa. Ano ba? May meeting ako noon, color coding ako outside, mag-MRT na lang ako. So nag-MRT ako from Landmark, pagdating na kubaw ka na, nagsahan yung mga tao. Nagsahan yung mga tao talaga matindi. Tapos mamaya, meron ano? Mga Korean ba dito? Wala kayo basketball. May mabasawang Korean ang matanda. Matanda na. Pumasok ko sa MRT. Nakaupo ako. Kasi nga, sa umpisa ko na sa akin. So, una ka na sila doon. Panuhog pa eh. No? Pag nakita ko ba, masikip na. So, ang ginawa ko, tumayo ako. Tapos sinabi ko doon sa matandang Koreana, "Sir, please have my seat." No, wala akong in-expect na kahit ano, wala akong in-expect na anything. I just tried to be a gentleman, I gave my seat. Sabi niya ganun sa akin, minuhaan niya ako ganun. Sabi niya, "I don't have money!" Sabi ko, ano daw? "I don't have money!" Dalawa lang ibig sabihin niya, either nanghingi ako sa kanilang pera, or humihingi ako ng kapalit dun sa upuan ko. Alam niyo yung pagka-gentleman ko, pagka-mabait ko, yung kaunting dugo ni Gabino Tigang na iniwan, nawala, napalitan ni Juan Balion yung sa lolo ko sa kabila. So kung matatagal na rito, yung lolo ko na Gabino Tiga, yung lolo ko na Heriberto Tiga, third generation pastor ko ako, na sinao na, ay napaka, ano yung bait mo? Okay. Yung lolo ko sa kabila, kapatid din si Galio. Nagtago yung dugo ni Roberto Tiga. Lumabas yung dugo ni Juan Balio. Ay, loko pala ng mga to. Sa isip ko, dami ng tututututu. Naging rated SPG yung nasa isip ko. Loko pala to eh. Alam mo ginawa ko? May kasabay siya pumasok na matanda. Pumasok na matanda, nakaamoy na po ba kayo ng bayabas? Tsaka tuyo? Saka natutunaw na krayola na may konting araw. Para siyang isang malaking tao hindi gumamit ng deodorant ng 300 years. Eh yung malaki na po, yung babae ko rin yan, nakatayo, salbahay yung asawa, no? Gawin ko sa asawa ko, tatamaan ako na magaling. Sabi ko, "Tay! Upuho kayo. Dito po kayo, sa the whole time, from Cubao, hanggang kung saan man sila, kasi buwa na ako sa crossing, yung mag-asawa ko rin yan." In my mind, I'm like, "Ha! Sino ay nawalang ganti? No money, ha? No drug." Eh, siksikan talaga, hindi kita kayo ng buka eh. Sino mo, kilikin yung tao, nasa buka niya. Hindi siya magkandatuto. Huwag niyo ang maawain. Baka si Juan yung lumabas. Hindi po natin maitatahan ang kasamaan. Lahat po yan meron. Nagpipreach ako one day from this moment. May dumating na magkapatid. Di ko alam, pastor daw sila. Sabi na gano'n, "Pastor, I was so blessed with your preaching." Sabi niya, "We just noticed that you should not call Sunday, Sunday. You should call it something." Kasi mahilig siya sa mga Hebrew, "God bless Israel," lahat. "And you should not call God, God. You should call it God." Hebrew, kaya maraming age. God. Yung pala kami halak. Alam nyo lang mga pastors, dapit yun. Pag naipit ako sa usapan na ayokong mapunta bilang mabait at magalang na tao, hinahanap ko na sila. Ibig sabihin nun, kung sino mong makatamaan ko ng mata na pastor staff, ibig sabihin nun,
sakluluhan mo. Pag hindi mo malis tuloy, tsaka dyan sa barangay drive. Sinasagot naman nila. Kasi noon lahat naman ang bagay. Yung hindi pwede isang, kasi yung Sunday, pinangalan kay Sun God, yung Monday, pinangalan kay Moon God, yung Tuesday, pinangalan sa another pagan God, yung Wednesday, pinangalan sa isa pang God. You know, ang dami lahat na lang meron. So that's what the common church does. Habang nagkakanda kalaboso yung ating bayan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, using the NIV, it says, we demolish arguments and every pretension, ibig sabihin magpapanggap, that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Christ. Yan pong ibig sabihin ng vigilance. Yan pong ibig sabihin ng vigilance. Hindi lahat ng bagay ginagawa mo kay Satanas. Kasi lahat ng bagay sa lupang ito kay Satanas. In fact, no worship kanina, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba si Satanas? Bakit? Kasi yung hininga mo parang galing sa impyerno. Right? Ibig sabihin, you take something na ang sabi ng pretension na mapagpanggap no? And na inilalaban-laban kay Kristo sa Panginoon, huhunihin mo daw yun, tapos isasangkuni mo at iluluhod mo sa Panginoon. Alinsunod sa Panginoon. Gamitin mo para sa Panginoon. Sabi ni iba, huwag tayong maniwala sa Pasko kasi pagan yan. Akin na yung Christmas bonus mo. Tsaka 13, 14, and 15 month pay mo. Ang dahil kung kailangan pakainin, lalo na mga taga-IBC ha, may offering tayo bukas, magdala din kayo ng mga pang-relief natin, papadala tayo sa Bicol, sa Lourdes, ha? So alam niyo yan. Right? Huwag tayo mag-Halloween! Hindi naman po tayo nag-Halloween. Pero magbigay naman tayo ng mas magandang option. No? Ako po nung una, mahabang pasensya ko sa paliwanag. Ngayon, pag binunod sa akin, Pastor, dapat po natin ang talo ko, eh, anong ginagawa ninyo? Wala po. Ayaw, hindi ka mag-usap. Tapos ang tumusapan rin. Bakit? Eh, wala ka naman palang option. Wala kang mas mainam na paraan. Right? Baka naman pwede mong gamitin kung ano yan at isunod po kay Kristo. Yun po ibig sabihin ng vigilance. Huwag niyo pong itapon yung mga iPad sa bahay. Sabi ni Pastor Dennis, sa jam mo itong telepon, bah! Binasak mo. Binasak yung mga computer, sinira yung mga tablet, sinunog niyo yung mga computer sa paligid ng bahay niyo, tapos natawag kayo sa akin, Pastor, may kailangan ka bang abogado? Hindi po ganoon. What do we do? Ano na gawin natin as a church, as pastors, as bodies of Christ? Bata tayo dito, ha? So, ano, yan po ay Roblox. The most pop and Minecraft. The most popular children's game today. Nalilaro yung mga anak ito. Mabagin nyo ako. Pastor! Hindi ko pag-abiso si Marvin. Nakaray mo ito, di ba? Bim! Pagtitin mo yung search history nung cellphone ko, ha? Lalabas yan. Baka isipin mo na addict na ako sa pornography. Hindi ba? So baka mamaya, ano, i-report mo ko sa elders. Kailangan ko lang i-download siya. Ang aming po wifi sa bahay namin ay nakakapit sa church, monitor ng church. Alam po ni Marvin lahat ng password ko. Lahat ng password ko sa telepono, sa tablet, sa computer. Meron siyang karapatan. Para, Pastor Dennis din, may karapatan sila para tingnan lahat ng gadgets namin. Yan po accountability level na gusto kong mangyari sa bahay namin. I know some of you don't have that luxury. But this is what the kids have. No? Roblox. Children's game. Nung pagkatapos ko i-download itong mga picture na to, binuro ko sa cellphone at saka sa computer ko kasi nakaaning yung utak ko eh. Bakit? Basta lang itukso ko yung tipo, batang Lego ako eh. Lumakay ko sa Lego. Di ba? Sa dilip-dilip pa ng mag-pornography ang Lego. Ang bihira yan mo. Di ba? So, yan ay game na pwede ka mag-create ng character gawa sa mga mukha ng Lego blocks. Tapos, pwede mo siyang gawin kahit anong gusto mo niyang gawin. Pwede kang kumuha ng bahay,
pwede kang gumawa ng sport, pwede kang makipag-relations ng parang tao, pwede magsalitayan, pwede kayong mag-usap, at pwede kayong... Yan. Yung mga pictures po, buti na lang, malayo kayo. Ay anatomically correct. Ibig sabihin, I don't know if you noticed, dito, binler ko yan. Kasi, anatomically correct po ang mga organs ng mga yan. Ito isang screen capture ng chatroom ng Roblox. On live yan. Nabi nung isa, who wanna sex? Wanna date? Good. Again, anatomically correct. So, pwede kayo mag-usap-usap live. So, yung character mo, walang damit kung gusto mong gano'n. Puntahan mo. Ipakita mo ganyan. Okay? Pastor, mga bata dito, buhay mo na nila. Nakita nila mga anak nila. Sabi ko nga kay Pastor Delis, pare, binler ko ah. Eh, Pastor, dapat di mo na binler kasi mas mananalala ka niya. Unfortunately, he is correct. Okay? Masama mo, Pastor, ang Roblox saka Minecraft. Educational games po yan. Ang galing na game niyan. Pwede kang mag-create talaga. Yung ginagawa mo noong unang panahon sa mga Lego-Lego, ganyan. Pwede mo gawin sa computer. Okay? So, ang galing na game po niya, napakahusay na game niya. Ang New York Times did an investigation on sexual predators pretending to be kids on Roblox, Minecraft, and other games. Ito po ay nasa New York Times article. Fresh na fresh ito. Ito po yung screen capture. Sabi niya, criminals are making virtual connections with children. Ibig sabihin, sabi natin, nagpapanggap po sila ng bata, and they will have a chat. This is 2019 pa to eh, no? Sabi niya, you have 5 seconds to take, you know, to take each picture. I'm going to kill you. Take your pajamas off. Show me your entire stomach. Nag-engage ng ganong klaseng chat. Normally kasi yung gagawin, nagkakilala tayo, let's say si Darwin, nagkakilala kami sa chat, sabi ko, oh, mag-ano ka, lipat tayo sa ibang chat room, para private. Usually, so another format, another, ano, sa Pilipinas, ginagamit lang Facebook Messenger. No? Pero sa iba, meron pang, was Discord, another site na pwede kayong mag-chat, ganyan-ganyan, okay. Bakit po na, mga bata, Pastor? Kasi game. Ngayon, pagka, yung mga matatanda natin. Nagtadota, ano yung bahay lang kayo nag-usapan natin yung game sa ulit nato? Counter-Strike! Sino mga batang Counter-Strike dito noon ng panahon? Ayan. Di mo pagka wala kang kwenta, may buskahan yan, di ba? Wala, walis ka, di ka marunong, di ba? Tapos nag-level up na ngayon. Ngayon, pwede ka lang bumili ng mga barrel. Bumili ng mga armor, bumili ng gato. Eh kung wala ka ng pera sa Apple Pay o kaya Google Pay, mayroon mag-chat sa'yo. You know, you can be on my team. Pero kailangan level ganito ka. Tsaka may ganito, sasabihin ng bata, wala kang pera. Sabi niya, don't worry, I'll send you. Kung magkano man, 500, 1,000, para maka-upgrade ka. Oo, ang bait. Ngayon, may tropa ka na. Di ba? May grupo ka na ngayon. No? Tapos after that, syempre, naiiwan ka eh. Eh, predator to. Dahil pera nito. Gusto mo mag-upgrade? Wala ka ng pera. So, sabihin, o sige, padala mo ako ng picture, gusto ko lang malam mo kasi itong kachat ko. Step one. Picture lang. Step two, three, four, five. Let's move further sa chat. Coercion and blackmail. Sa Amerika po ay, sa Pilipinas may dinata, pero sa Amerika, when I was there, just a few weeks ago, isang bata nagpakamatay. Nagpakamatay yung batang babae, at meron din isang batang lalaki na nagpakamatay. Kasi, nasa dami ng chat, ito yung picture ng isang chat. Sabi niya, you have been tricked. I'm a guy. Ngayon, yung mga pictures na pinadala mo, ipapadala ko sa lahat ng mga sa mga magulang mo, kaibigan mo, sa school mo. Kapag hindi ka nagpadala ng add more pictures, sabi niya ng tao, what do I have to do? Sabi niya, it will involve nudes. Now take off your bra.
and show me your boobs. Sabi ng susunod, umiyak na ako, I'm crying. Please tell me if there's anything else I can do. Wala, sabi niya, just one picture. Yes, sabi niya, I will let you know when we are done. If I don't send you nudes, what is my other option? There is no other option. Hindi kinain ng bata ng pamatay. Siyempre, papadala sa magulang, papadala sa mga kaibigan, ipapost sa Facebook, ipapost kung saan. Tumisan, chat lang eh. Wala namang pictures eh, chat pa lang eh. Oh, if you really want this point, say this. I want to suck your... Lagay naman niya, pahit-pahit niya, sasak. Ano lang naman eh, hindi naman totoo. Ang number one kung nare-remake sa akin, ako po may makaka-counseling na ako naging victim na to ha. Number one, ano yung mga tatay, huwag kayong mahuhang. Yung mga tatay, ang utak ng tatay, okay lang yung pastor! Cellphone lang naman yan, hindi naman totoo. Kaya ba ulo mo? Sorry ha, medyo magaswa ko eh. Si Juan Balon lumabas. Kaya ako nilagay ng after lunch, paligay pa. Sila ka ba? Biktimado na yung anak mo, yung pahinisip mo. Hindi naman nahahawakan. Uy, teka lang! Meron na akong case na ganyan dito sa Pilipinas. Kung gusto mo ano, makita tayo, nirape yung bata, lalaki. Nirape yung bata, lalaki. In-abuse sa bathroom. Ang eskwela. Hindi naman nahawakan. Pakiisip-isip. Kunti lang. Pastor, as a church, what am I supposed to do? There are three reasons why the church is not addressing this issue. One, a lack of awareness. Baka sa inyo, yung nalaman nyo. Many church leaders are not fully aware of the rapidly evolving, hindi sila aware, rapidly evolving things associated sa internet. Hindi lang nila alam talaga. Hindi alam. Ngayon alam nila. Number one, always lack of awareness. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Or ayaw natin alamin. Or secondly, may focus on other priorities. Ang hirap niyan. Bilang pastor, alam ko po yan. Imagine may evangelism ka na, may soul winning ka na, may discipleship ka na, may missions ka na, meron pa tayo relief operation. Ang dami natin pinagkakabalahan, magdadagdag pa tayo ng panibagong ministry o gawain. No? Pastor, hindi yan ang focus namin. The danger of the internet, well, significant. Sometimes, mabaksit natin kasi maraming bagay na parang mas urgent kesa dyan. No? Focus priorities. Thirdly, resource limitations. Resource limitations. Pastor, maliit lang ang church namin. O pastor, ako lang. O dalawa lang kami sa church namin. O pastor, hindi namin kaya. We don't have the resource, financial or human, to do that. Unahan ko na kayo. There are plenty of resources inside your church. Baka magulat kayo kung gaano kateki ang mga tao ninyo ngayon. Baka magulat kayo. Mga bata nga dito eh, marunong mag-set up ng cellphone, kayo hindi. Iba sa inyo yung nagkaroon sa computer sa bahay, nung sinabi nung amo nyo na mayroong mouse, inampas mo ng sinelas, kasi akala mo totoong daga. Pindot ka ng pindot. Hindi naman nagalaw yung screen. Ano mga bata, ang galing yan, mag-set up, ang husay yan. Marunong yan, there are more resources than you think. So pastor, you know, what can I do? Ano pwede kong gawin? What are some things that I can do? Well, let's start. Pero I want to tell you this. If the church feeds but does not protect, eventually it will hurt the ones it feeds. We must both feed and protect. Hindi po sapat na papakain tayo ng spiritual. Kailangan din natin silang protektahan. Yun po ang trabaho natin bilang mga pastor. No? Bilang mga church workers, hindi po sapat na pakain niya sila ng Bible verse
hindi po sapat na, you know, encourage natin sila. If the church feeds but does not protect, eventually it will hurt the ones it feeds. You must both feed and to protect. You must both feed and protect. And that's the dilemma of the church today. Kasi nga, torn na torn tayo when it comes to these things. So what do we do, Pastor? I'm glad you said that. One, educate. Ginagawa natin yun. Educate. Dapat to ibaba natin sa next level. Kasi 99% ng mga adults dito, hindi nyo ma-replicate yung natutunan nyo today. Tinawag yung anak nyo, ako nyo, anak, halika nga dito. Alam mo ba yung internet? Ano po internet? Yung internet? Hindi mo alam yun? Alam mo ba ang sa TV-bell? Yung Facebook? Nay, hindi po ako nag-Facebook. Nag-IG ako. Ano IG? Yung ba yung gamot? End of conversation. Educate. Use events like this to educate your kids. Take advantage of events like this. Bring it to your church. Bring it to your kids. Ask your church. Baka pwede ang gumawa ng ano, ng conference for the younger generation to create awareness for them. Establish safety programs. Turuan natin sila about the dangers. About the dangers. Teach the principles all the way down sa mga bata. Huwag lang ano, delikado yun, huwag ganun. Okay, alam niyo bakit? Kasi mga bata, lahat naman tayo yung bata dito, eh, di ba? Tama? Hindi ba nung unang panahon ng mga bata kayo? Nung sinabi ng magulang mo, delikado yun, mas lalo gusto mong gawin. Tama? Anak! Huwag ka na sa kalsada, baka masagasaka, sabi nun ako. O lahat, di ba? Tama, tama. Sa atin, trail yun eh. Diba? Pero pag tumatanda ka na, siyempre mas mahirin ka na. Pero unang palahog, mga bata kayo dito, di ba, anak? Di ba? So it is not enough just sa natin, kami. Diba? No, no, no. Let's establish safety programs. Ibig sabihin, dapat may accountability. Step one, mga magulang. Church members, mga churches, okay? Yung mga youth leaders nyo, dapat may nagmo-monitor ng social media ng mga members nyo. In other words, pag yung isang member ninyo na nasa ministry, choir, kids church, worship, ano? Okay? Dapat may mga youth pastors na nagmo-monitor ng Facebook niya, ng IG niya. Ha? Pag nag-post ng kalokohan, tawagin, di pwede yan. May isang church sa Amerika, isa lang nakita ko sa tinagal-tagal ng umuwar na ginagawa yun. Bago ka maging member ng worship team, titignan niya social media mo. Ba't may ganito ka mga post? Di pwede yan. Laban sa prinsipyo ng church natin yan. Hindi ka pwede kahit mag-twerk ka tapos may verse sa kwet. Hindi evangelism ang tawag doon. Magkaganong-ganong ka tapos may verse dito. O after mo maglalandi lang din sa TikTok, sabi sa dulo, to God be the glory. Hindi pwede makikita mo naman eh. May nag-online game. May online streamers. Wala na, nawala na yung mga magbul. Akala ni streamer yung banderitas pag-piesta. Pag streamers, ibig sabihin, for example, si Kuya Darwin, magaling siya sa isang game, Mobile Legends. Ipapalabas niya yung mga laban niya. Ang laking pera po niya sa lahat na nanonood. Okay? Puminsan yung mga sikat na streamer sumaabot na 100,000 nanonood habang naglalaro siya. No? Kaso minsan, ano pa babae streamer, sikat na sikat. Bakit? Kasi po pag nag-stream yung babae na yun, may picture siya sa tabi nga yan. Nakita yung booms. Yan, kaya pa ganyan. Tapos eh, nga sa gilid, no,
Naka-video ba yan? Kasi ako yung babae, no? Pag nag-stream siya, nagtatakbuhan yung mga tuta palapit sa kanya. Bakit? Eh kasi sa sobrang baba ng kanyang damit, gusto dumedi ng mga tuta. Pastor, ang gaspang mo, Sabado naman, okay lang. Try nyo. Mga older, older gen, punta kayo sa Facebook o sa YouTube, streamers. Ha? Kaya problema, baka mamaya si Pastor, aba o ano? Aha, mga asawa, tabihan mo, no? Tabihan mo. Val, parang nangihili ka na ata, magandang na streaming na yan, platform. Hindi, sabi ni Pastor, masama ito yung pray over natin. Tulad naman tayo sa pray over, na-trigger na naman ako. Iba kasi ganun eh. Pinipray over, no? Patayin mo na lang. Huwag mo na i-pray over. Oh, nabumontra na ba yun? Oh, yung pastors. Oh, mga Bible school student. Minomonitor niyo ba ang social media activity ng mga kabataan nyo? Anak ng kwama, baka mamaya kayo pa yun. Ang nagtutuwak si yung pastor. John 3:16. Ibig sabihin, how do you do that? Awareness lang.
Kaya kailangan as a church, as a youth group, as a small group, may accountability tayo. Hindi naman kinakailangan may report sa'yo. Nakapagod yun, pasto. Baka hindi ka na mag-aral para sa preaching nyo. Baka bupas ang preaching mo. Ang sinabi ng Minecraft. Okay. Pero kaya important yun. Ha? Important yun. Create faith-based detox. Magkaroon kayo ng time sa inyong church. Encourage nyo sila. Sa bahay namin, we encourage. In our church, we encourage na pag sa bahay, kumain kayo magkakasama kahit minsan sa isang araw lang. At pagka kayo kumakain, alam ng mga anak ko to, bawal ang may gadget. Bawal. Habang kumakain, tabi ang lahat ng gadget. Pag lumabas kami, para mamasyal, mamasyal. Hindi pwede habang nasa menemol. Okay? Kasi pag nasa parking, makasagasaan yan. I-detox nyo lang. Have events in the church to where hindi sobrang dependent on them. Encourage nyo, magkaroon ng detox. Ibig sabihin ng detox, mawala sa sistema mo. Yung pagiging dependent mo masyado. Diyan. Lumala ito nung ano eh. Nung COVID. Kasi hindi tayo makalabas eh. Diba? Can you imagine sa pinakasumikat na game, yung basketball sa messenger, ilang beses mo ba mapasyot yung bola? Ano ba? O iba sa inyo, ngayon nilaro pa yun. Iba sa inyo, kailangan nyo pa-detox sa Candy Crush. Level 3 million na kayo, hindi pa kayo tatapos. Kailangan nyo ng counseling. Create faith-based detox. Offer an option. Offer an option. Okay? Magpakita kayo ng ibang option. Ang dami Christian options. Dami. Ang dami Christian music. Ang dami Christian options. Huwag naman tuloy isang pastor na kilala ko. No, isang probinsya. Pag nag-gym siya, pinapapalitan niya yung tugtog dahil the worldly habang nag-gym siya. So ang hirap magbuhat nun. Shout to the Lord. Huwag naman ganun. Over naman. Pero ang totoo po yun. True story sa mula. Shout to the Lord. Oh dear. Parang nangirap. Tapos, huwag naman lahat. Pero i-detoxify natin yung ano, isip ng ating church. Encourage natin yan sa mga tao natin. Mag-host tayo ng mga workshop tulad ng ganito. Napansin nyo ba? Hindi naman po ganun ka-complicated yung aking suggestions. Napaka-simple lang naman niya. Kasi po, ang naiintindihan ko kasi is that if we don't tell them the truth, someone will come and tell them a lie. If we don't tell them the truth, someone will come and tell them a lie. Technology is not bad. Pero pwede nating hulihin yung mga maling kapaniwala at turo sa tama. As a church, to be vigilant, we take every thought captive and make it obedient to Christ. Pwede nating gawin. Tulung-tulungan lang po tayo as a church. Itong event na to, i-scale down nyo into a church. I-scale down next generation sa mga bata. Mag-create ng awareness para sa mga bata on ano yung dangerous tsaka ano, yung don't talk to strangers, same principle din yun sa online. Kasi hindi mo naman alam kung sino kausap mo stranger. The mere fact na alam ng anak mo na alam mo ang password nila, sapat na dapat yun. Diba? Huwag po natin gawing yaya at yayo ang cellphone at saka tablet. Computer. They will learn so much more from everyday, daily interactions with us. Let's create events in the church. Amen po. Season for the family ko. Let's create events in the church where we can come together as a family. Let's create, you know, mga bagay na pwede nyo gawin. Basketball kayo, whatever kayo. Next week, bakasyon, balikatan para sa kabataan. Pagpumunta kayo dito. Bukas nga pala yung rally.
gusto maging cast members, magawin nyo active yung anak sa church. Pastor, pwede ba sila mag-cast sa Balikatan? Pwede. Kahit team member dito, wala namang problema, hindi naman sa IBC. Sa NYDC, involve them. Involve them. Pastor, baka naman masobrahan yung anak ko. Ito po naiintindihan ko, bilang a long time youth pastor. I was a pastor here, youth pastor for almost 13 years in this church. Wala pa akong nakitang baga na napaliwara dahil masyadong involved sa church ang ministry. Labang na. Dahil ko nakitang baga, lahat ng honors hinako. Pero wala sa gawa ng parang. Pastor, pag nasa church ba, magluloko pa din. Oo naman. Pero it will happen. Diba? Kaya na-train the child the way they should go. So when they get old, they will not move away from it. And if they move away, alam nila why they moved away. Para lang po i-prove ko sa inyo na hindi po sayang at walang kwenta ang technology. May confession ako sa inyo. Ngayon hapo. Yung buong lecture ko po ay ginawa ko lang sa ChatGPT. It took me 20 minutes to do the entire lecture. Kala niyo, balik ko. Hindi ako magaling. Magaling si ChatGPT. Took me 25 minutes exact ng timer ko. Mas matagal pa yung paglipat ko ng notes ko papunta sa PowerPoint. Kasi ang galing yung pagkakagawa niya, Pastor Nep niya sa PowerPoint, ang hirap i-format eh. In fact, ginawa ko po yung buong lecture ko yung hapon sa burol ng isang araw. Hindi po lahat ng technology masama. Pero pwede natin hulihin kasi iluhod kay Kristo. Tulog-tulog.